Hi guys, good evening. So, kung napapansin nyo, iba ang aking surroundings, diba? Kasi, nandito po ako sa bahay ng aking client as a part-time care assistant. So, instant nga guys eh, kasi alam nyo, actually, wala po akong experience dito sa pagtatrabaho sa care home or care assistant, ganyan, or caregiver. So, wala akong experience nun guys. But then, kasi may kaibigan ako dito and then kailangan niya ng karelyebo sa kanyang work because she is the one who is working full-time as a carer. So, dahil nga doon guys, so pinasok niya ako dito. So, tinuruan niya ako yung mga basic na kailangan kong gawin. And then, hindi naman mabigat ang trabaho guys. So, ayun, nandito na nga ako. So, nakapag-work na ako dito, siguro mga 4 weeks na guys. So, let's just say 1 month na. And then, this is my 5th week na magtatrabaho as a care assistant for part-time basis lang. So, every weekend, guys, like Saturday, pumunta ko dito Saturday ng gabi and then uuwi ako ng bahay is after lunch na ng Sunday. So, ito yung bago kong part-time job, guys. So, I am just thinking, guys, na i-give up ko na yung cleaning ko, yung pagiging cleaner guys sa mga bahay-bahay. Kasi hindi naman talaga ako makapagtrabaho ng full-time guys kasi nga meron akong estudyante na nag-aaral sa primary school or elementary school. So ako yung hatid sundo sa anak ko. So kailangan ko talaga ng part-time na trabaho lang. Hindi ako makapag full-time dahil nga doon sa aking sitwasyon. So nandito ako guys sa bahay ng client. And then eto, nag-init kasi ako ng food sa microwave. And then, magdi-dinner na ako kasi gabi na dito, guys. Ayun ang epekto kasi nga gutom na. So, yun, guys. Mamaya ipapakita ko lang sa inyo ang aking basic na ginagawa as a care assistant, guys. So, hindi naman mabigat ang trabaho, guys. So, mamaya, magkukuha lang ako ng clip para lang ma-share ko sa inyo, guys. Okay? So, ngayon, kakain muna ako dahil I'm so starving, guys. Gutom na talaga ako, guys. Okay? So guys, ito na, nainit ko ng aking food. Ito yung food na prepare ng aking kasister. Ang sarap naman, ang dami kong ulam guys, tingnan nyo ha. Ayan, oh, ito yung kanin ko guys. This is biryani rice. And then meron akong, anong tawag dito? Parang na mental block ako yung, ano ba yan? Tawag na ito yung mapait, bitter, nagulay. Grabe, na mental block ako. Ano to? Ano ba yan? Bitter gourd. Basta bitter gourd yan. And then ito, adobong chicken na walang sabaw. And then meron ding parang chicken curry dito, guys. So, ang palaya. Ano ba yan? Ang palaya. So, ayan yung aking ulam, guys. So, madami akong ulam. So, ayan, guys. Dahil gutom na ang lola nyo, tara, pack in! So, gaba na natin, guys. So, kain na tayo. Lagay ko muna kayo dyan. Okay, samahin nyo ko sa aking dinner. Grabe, ha? Mental block. O, ganun talaga nagagawa, no? Pag gutom ka na. Kasi, parang nawawalan ka na ng... I mean, nagahang na yung ulo mo kasi gutom ka na. Ayun. So, ang tagal kong naisip pa bago masabi to. Ampalaya, bitter gourd. So, pero nasabi ko naman bitter gourd kasi yun naman ang English ng ampalaya, bitter gourd. Ayan. So, kain tayo guys. Yes? No, a meeting. You just need to wait. Ang anak ko nandyan. Kasama ko siya dito guys. Kasi, wala magbabantay sa kanya sa bahay kung iiwan ko siya. So, kailangan ko talaga siyang isama. At yun yung nakaganda dito guys. Kasi, I mean, pwede kong dalhin ang anak ko. Kasi sa ibang trabaho talaga, hindi pwede guys. So, yeah. I'm very lucky. I'm very thankful. Lalo na sa aking kasister, sa aking kaibigan na pinasok niya ako dito. So, thank you! Yan, so, unang subo ay sa akin. Siyempre, sa akin talaga. Kasi akong kakain. Kain tayo, guys. Ang sarap man pala. Siya yung luto nito. Tapos, itong nga pala may mushroom. Ayun yung mushroom. Masarap siya. Ngayon lang ako nakatry ng ampalaya with mushroom. Masarap, to be honest. Try natin itong adobo na walang sabaw. Kasi madami kayong version ng adobo, diba? Ito yung adobo na walang sabaw. Chicken adobo na walang sabaw.
Ang sarap. Gusto ko magkame-kame ako. Mmm. Grabe gusto mo ako, guys. Ito naman natin itong chicken curry na manok din. Yun nga, chicken nga, diba? Pero, ibang luto. Nilalasahan ko more over sa yung parang cumin powder. Parang may masala yata. Masarap siya. Tapos meron din siyang turmeric kasi yellow yung parang sauce niya. Tsaka madaming spices. Masarap. Yes? What? Yes? Can you do the internet? The internet? One moment. You restart that. How can you... Mommy, can I eat this? Asa mo na? Okay. Don't worry guys, kumain na yung anak ko kanina pa. Pagdating namin dito, siya yung una kong kinakain. Kaya baka magtaka kayo, ba't ako lang kumakain? Yung anak ko hindi kumakain. Kumain na siya guys. Pagdating namin dito, siya yung inasikaso ko. Mommy, can I eat this? Yes, but that's enough na Aiden. That's enough of sweet. Nagkakamay na ako guys kasi masarap magkamay pag ganito yung pagkain mo. Nung ulam mo ganito, masarap. Masarap magkamay. Ganun na ganun talaga. Ito yung mushroom guys. Oh. Chicken adobo. Chicken curry. Hi guys! So, tapos na akong kumain guys ng dinner and I'm so busog guys. Napakasarap ng aking ulam dahil ang daming ulam na binigay sa akin ni Kasis. And then eto, meron akong green tea. So, inom akong green tea guys para naman matunawan ako kasi gabi na dito guys. And then naparami talaga yung kain ko kasi ang sarap. Grabe. So, yeah. Mag-tea tayo guys. And then maya-maya, magtitimpla ako ng Ensure para kay client. Silip ko sa inyo ang aming client, guys. So, nandito siya sa sala, guys. Nandyan siya sa bed, oh. Nanonood siya ng TV. Gising siya ngayon, guys. Ayan. Nanonood siya ng TV. So, maya-maya, guys, magtitimpla ko ng Ensure. And then, papainumin ko siya ng Ensure. So, bali, ayun na yung pinaka-dinner niya, guys. So guys, magtitimpla ko ngayon ng Ensure guys and kailangan matulog siya yung powder hindi malamig kasi yung gatas nasa fridge eh. Yan. Stirling natin. Mga 7 PM bigyan ko siya neto guys. So yun ang dinner niya. Anong nangyari sa banana mo, sister? Tingnan mo naman. Overripe na. Naging black na yung kulay niya, guys. Last week pa to eh. Ito na siya, oh. Naging matanda na rin. Kidding aside. So, habang pinapalamig ko yung kanyang drink, guys, punta muna ako sa isang kwarto, guys, kasi maglagay tayo ng mga bedsheet. Saan bed? Yun. Naglalagay lang ako ng bedsheet dito sa bed. Thank you.
Hi guys, so gabi na dito and naantok na rin ako guys. So bago ako natulog guys, natulog ako ng skincare ko. So I just need to clean my face, magilamos, mag-toothbrush, and then maglagay ng skincare. And then off to bed. So ito ang ginagamit kong cleanser sa mukha guys. Nabili ko lang ito sa Boots shop. Yung Boots shop dito guys, para lang siyang ano, Watson sa Pilipinas. So yeah. Wala naman ako in-apply na makeup or foundation sa mukha ko guys. So hindi masyadong madumi ang aking fizz, ang aking skin. Fizz skin talaga. Ayan o. Not really dirty guys. Kasi walang ako in-apply na makeup. So, nag-lipstick lang ako kanina ng light. Moisturizer. And then, sunscreen. Ayun lang. So, yeah. Tapos na. Facial cleanser. This is clean up a bit so I'm gonna get them done. Serum itong lalagay ko guys. After ng serum guys, maglagay ako ng Dr. Hansi Japanese Melasma Cream. Yan. So, guys, yes, I'm still using the Japanese Melasma Cream. Dr. Hansi Melasma Cream, guys. So, kasi may nagtatanong sa comment section kung ginagamit ko pa rin ba. Yes, yes, ginagamit ko pa rin ng Japanese Melasma Cream kasi mayroon pa ako and kailangan ko siyang ubusin para hindi naman masayang yung pera ko, guys, kasi binili ko siya sa Amazon, guys. So, para naman makonsume natin. Yeah, so, but this time, guys, kasi yung nag-review ako ng Japanese Melasma Cream, guys, wala talaga ako nilagay sa face ko, like serum or any, alam mo na, yung mga rejuve na mga ganang cream, wala ako nilagay. So, yung nag-review ako, first talaga nag-review ako, Japanese Melasma Cream lang talaga ginamit ko sa face ko, guys. And then, pag morning sunblock, ayun lang talaga. Sa first review ng Japanese Melasma Cream. Pero syempre, yung usual na routine ko naman talaga guys, pag nag-skincare ako, meron talaga akong mga iba pang ginagamit na product. Kasi meron talaga tayong basic skincare guys, hindi talaga mawawala yun guys. Pero nasa sa inyo naman yun guys, kung gagamit kayo or wala, o hindi. Ayan. Actually, hindi naman talaga ako yung masipag sa paggamit ng mga, ano, ng mga skincare talaga. Kasi minsan tinatamad na din ako guys. Kasi alam mo na, sa maghapon, pagdating ng gabi, pagod ka na. Alam mo yun. And then, sa bahay, meron pa ka akong, ano, yung face mask na nilalagay. Pero, wala, tamad ako. Kasi, syempre, mag-wake up pa. Ayan, tapos yung ilalagay mo sa mukha, mag-wake up ng mga ilang minutes. Hanggang sa wala na siyang tawag nito. Hanggang sa medyo matuyo na yung face mask. Kaya yun. So, it really takes time. Alam mo yun. Eh, ako, antok na. Eh, kaya ko pa ba yun? Ganun, maghihintay pa ng mga ilang minutes bago matulog. Syempre, hindi na. Kaya minsan lang ako naglalagay ng mga face mask sa aking mukha guys. Pag feeling ko lang talaga at saka yung nasa mood ako. Ayun lang. Doon ko lang siya ina-apply. Yeah. So yeah. Ito yung Japanese. Dr. Hansi Japanese Melasma Cream guys. So sa mga nagtatanong kung I'm still using it. I guess I'm still using it guys. And then yan yung update sa ating face guys. Nakapag-cleanser na ako ng, with this. Ito yung nilagay ko sa cotton pad. Tapos nakapag-ilamas na ako. Tapos yung night serum ko guys. Meron akong serum guys na nalagay. And then, ito yung Japanese Melasma Cream. So, yeah. Ayan, namalapitan. Oh. Ayan yung skin ko, guys. Ayan, oh, tingnan nyo. Yung mga freckles ko, guys, na maliliit, hindi naman siya totally nawala, guys. Nag-lighten up lang talaga siya. So, hindi ko masasabi na nawala talaga, as in clear na nawala yung freckles. Nag-lighten up lang siya, guys. So, kumbaga, kung very obvious siya before, kasi, di ba, parang mga brown spot siya, di ba? So, ngayon, nag-lighten up siya. Parang, hindi mo na masyadong nakikita ng pag, eto, pag nakita mo yung mukha ko. Pero, pag, yung talagang titignan mo talaga ng malapitan, tapos yun, meron pa rin siya, guys. Oo, meron pa rin siya.
hindi naman siya totally nawala. Nag-lighten up lang yung mga freckles, guys. So, yan. Yan yung skincare ko, guys. And then, maglagay din tayo ng lip balm. Para hindi madry ang ating skin. Kasi, pag malamig, alam mo na. Magdadry talaga yung lips mo, guys. Yan. So, para naman may kulay, guys. Wala lang, tip ko lang. Like natin yung lipstick, kahit konti lang. Pero magkakulay ba? Matutulog na nga, mag-lipstick pa. Hindi naman ito siya red na red, guys. Ano siya? Parang alam siya, yung may pinkish lang ng konti. Ayan. Ayan lang, di ba? Parang natural lang yung color. Ayan, so ayan ang ating skincare. So, ayan, in-update ko lang kayo, guys. Kasi, baka sabihin nyo na hindi na ako gumagamit ng Japanese melasma cream. Yes, gumagamit pa rin ako ng Japanese melasma cream. And then, dinadagdagan ko na lang din ang iba ko pang skincare, guys. So, ayun ang update natin for today's skincare, guys. Okay, so, yan. Tapos, yung buhok ko. Nandito na naman yung mga white hair, guys. Tumutubo na siya uli. Kailangan ko naman magkulay ng buhok, guys. Kasi, para matubo na ng ating white hair. Kasi, to be honest, guys, magpo-41 na po ako. So, ayun po yung aking edad, guys. Magpo-41 na po ako. So, nasa early 40s na po ako, guys. Yan. Yeah, so, good night, guys. See you tomorrow. O, yan, guys. O, malapitan talaga. Gusto ko kasi ipakita sa inyo. Ayan, o. Nakita nyo ba yan? Yan. Yung brown na yan. Yan. Yung mga freckles ko, guys. Ayan, o. Kaya nyo. Yan o. Kasi sa first video ng Japanese melasma cream, meron talaga ako niyan, guys, freckles. Mga brown spot. Pero ngayon, hindi na masyadong visible, guys. Pero meron pa rin, tingnan nyo. Dali, mag-focus ka nga camera. Yan o. Yan o. Yan o. Pero nag-lighten up siya, guys. Not totally na wala. Pero, nag-improve naman. Okay? Good morning! Good morning, guys! Another morning, another day for today, guys. So, nandito pa rin ako sa bahay ng aking client. And then, itutuloy natin ating pag-film dito, guys. Para meron akong ma-upload. Kasi, mga ilang weeks natin na wala akong upload, guys. So, yeah, tingnan nyo dito. Nandito ako sa kitchen. Ito yung ano, yung bintana. Virgin, guys. Yan, wow! Tingnan nyo, ang ganda, oh. May nagbo-boat, rowing boat. Yan. So, ang ganda, di ba? Natutulog pa siya ngayon, guys. So, punta tayo sa kitchen kasi ayoko siyang magising. Yeah. So, madami akong gagawin ngayon, guys. Magpuputawi ako ng mga plates, baso, sa lalagyan. So, tatanggalin ko siya sa dishwasher. I-unload ko siya. And yes, guys, natapos ko na rin ang aking shift for today. And then, we're off to go. See you in my next one. By the way, this car says, smile! Bye, guys!